Hello everybody! Happy Sunday, guys! Nako, ngayon pala na nagsimula po tayo, we already have 1.1 real-time viewers. Grabe po kayo. Maraming salamat sa pagbibigay po ninyo ng oras sa ating online Sunday service. And everybody, welcome to our church, welcome to our home. My name is Carl Pascua, and this is Chosen Gen, our 3-year-old independent pioneering church in Cabanatuan City, Nueva Ecija. Meron po pa sa inyo mga taga Nueva Ecija dito. Lahat nga po ng mga taga Nueva Ecija ay maglagay ng thumbs up sa aming comment section. Pero kung nakadalaw po kayo, maglagay naman po kayo ng heart. Kung hindi pa po kayo nakakapunta, mag-comment po kayo ng... Ano po maganda i-comment? Mag-comment po kayo ng dalawang kamay na nakataas. Sige nga po, hanapin nyo nga po ang mga emojis sa inyong mga phone. Sana makisali po kayo para magkaroon po tayo ng mabilis na interaction sa isa't isa. Well, anyway, having said that, no, kahit nagsimula pa lamang tayo, napakarami na pong pinapagawa ng Lord. And I believe, same thing with you, hindi man sa church, sa trabaho, sa pag-aaral, marami po kayong ginagawa. So let me ask this question, na hinahangad ng kahit sino na matanong sa kanila, kumusta? Como estas? Kumusta po kayo? You know, they say that a lot of people, actually lahat daw po tayo, we are just waiting for someone to ask that question to us. Napakahalaga daw po na may nagtatanong sa atin ng kumusta? Kasi doon tayo nagkakaroon ng pagkakataon upang ibahagi ang ating kwento, yung atin po mga saloobin. Kaya naman, kamusta po kayong lahat? Alam niyo, ako po, sobrang naging busy ng aking linggo at yung susunod ko pa pong linggo because may mga events na pong bumabalik. As you all know, hindi ko po alam kung lahat po kayo, no? But some of you, or most of you know that I am doing event hosting and singing. And I do that to finance our church. And at the same time, to pay for bills. Kasi sabi nga po nila, bills... Grabe. Bill is life. Pareho yan eh. Ayaw natin ng bill, ayaw din natin ng mga bills. Naku, yung mga bills talaga na yan. Kaya naman po, naging sobrang busy. And at the same time, ang dami ko pong naging speakership. Na-invite po akong maging speaker sa iba't ibang mga social media platform. At ganun din po sa darating na linggong ito, magkakaroon po ako ng live sa ibang mga Facebook pages. Sana matunghayan po ninyo. Huwag po kayong mag-alala sapagkat ibabahagi ko po ito sa aking page, especially yung link ng live. Specifically, this coming... Friday, Thursday, and Saturday. Grabe, dire-diretso po, ano. And I believe, yung mga nanonood po sa atin ngayon ng mga estudyante nagiging busy na rin dahil sa kanilang mga online classes. I heard someone's testimony na ang sabi niya, mas marami daw ginagawa atang trabaho ngayon mula nung nag-online. Kaya saludo kami sa inyong mga estudyante. Pero saludo rin kami sa lahat ng mga guro na talaga namang niyakap ang pagpasok ng technology para sumunod sa new normal na meron po tayo ngayon. Lahat po kami ay nananalangin na magkaroon po ng maayos sa sistema at kalakaran, especially sa education, sapagkat alam naman po natin na napakahalaga po nito sa ating bansa. Wow! Napakalali naman po ng napakahalaga nito sa ating bansa. At gusto ko rin po amustahin ang aking mga magulang na nasa Palayan City po ngayon, pati po ang mga kamag-anak ko po dyan, Mama Nelly, Papa Fidel, sa mga kamag-anak ko po sa Talavera City, Talavera, Nueva Ecija, Cabanatuan, Pangasinan, specifically in Barangay Tabag, San Carlos City, sa church ng aking lola, Faith Assemblies of God in San Carlos City. I would also like to greet lahat po ng mga kaibigan natin around, parang across the nation. Meron po tayo mga kasamang nanonood ngayon sa ibang bansa. Magandang araw po sa inyo and happy Sunday. Alam po ninyo, sa kabila po ng pagod na meron po tayo, ang pinakamasarap na pahinga ay ang magpahinga sa presensya ng Diyos. Kaya naman, tinan po natin kung sino dito yung mga gusto magpahinga sa presence ni God. Kaya, naka-tune in sila. The first person who's here right now, aba, ang unang nakapag-comment ngayon ay iba, si Maddie Shane Roque. Hi, Maddie! Magandang araw sa'yo. We also have Micaela Machastiu, of course. Sabi niya, happy blessed Sunday, Lolo. Kasama din po natin nanonood ngayon si Terrence Aldre, Joan Alemania. Who else? Mark Edward. Sabi ni Mark Edward, batiin ko daw siya ng advance happy birthday! Let's go, brother! At napakarami niyo pa pong mga comments dito. Let me just check yung mga recent comments. Ano. Kasama natin si Ronaldin Saga tagging her friend, June Deber Amergos. Kasama rin po natin si Charlie Fajardo. Oh, Charlie! Kasama rin po natin si Lauren Jane Magluyan, Makirang, Maria Lyra Miranda, pati yung mga kaibigan ni Lauren Jane na nasa Aklan po ngayon. Ganon din si Johnny Dai Musni
Diane Orande and Al Ace. Maya-maya lamang po, nako, magkakaroon din po tayo ulit ng shoutout after our praise and worship. And of course, after our preaching. So if you wanna stay for a quick bonding, kahit na online bonding lamang po ang meron po tayo ngayon. No? I hope you can stay, but I believe it's the right time for us to start now. Excited na po ba kayo sa matututunan natin? Grabe po yung overview, ano? Sino ba ang dapat mahalin? At paano ba ang magmahal? Palagi bang nasasaktan? Aw! Hindi ko alam kung nakaka-relate po kayo dyan, pero sabay-sabay po nating malalaman ang mga kasagutan makatapos po ng ating gagawin ngayon. You know, when I talk about rest in the presence of God, it's not just you sleeping and praying, but it's also you worshiping Him. It's you singing songs to Him. It's you clapping your hands and pouring your hearts out, even in tears. When you come to the Lord, that's already a rest. May ginagawa ka man o wala, pinaglilingkuran mo man siya o ikaw ay nakaupo muna at nagpapahinga. It's always the best feeling, the best kind of rest when you are in the presence of God. At yan po ang gagawin natin ngayon sapagkat sa Kanyang pangalan may kapangyarihan, sa Kanyang pangalan may kagalingan, sa Kanyang pangalan may kapayapaan, at sa Kanyang pangalan may kaligtasan. If you agree, let's close our eyes and let us pray. Father God, marami pong salamat sa pagkakataon na ito. Thank you so much, Lord, for giving us this opportunity that even we have this distance between us, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, sapagkat Ikaw ang nagbigay sa amin ng paraan so that we can continue to come together in worship, in praises, O God, and in faith. Lord, we ask for forgiveness for all our shortcomings, for all our sins. And right now, God, we are receiving Your mercy in the name of Jesus. And we know, O Lord, na Kayo po ang makakasama namin, na Kayo po ang magbubukas ng puso at isip mo namin, because You will do something great in this session in the name of Jesus. Use me, Panginoon, as Your mouthpiece. And Lord, receive the highest glory right now. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Speaking of in Jesus' name, there's something powerful about that because that's a declaration of faith. So right now, we will make this a declaration through the form of a song. Clap your hands like this. While we are clapping our hands, continue to tag your friends and invite your loved ones. At naniniwala po ako na hindi masasayang ang oras po nating lahat ngayon sapagkat may gagawin po ang Diyos sa buhay ko at sa buhay mo. Amen! Don't hesitate to share this live! La-l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 a. You say, God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, You are here. Whoa, whoa, whoa. Set aside the worries, the sadness, and the burden, and allow the Lord to move right now. Receive His peace and His joy in Jesus' name. You say, God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. You say, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. You declare, I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. And I am free in Jesus' name. What a powerful declaration we have today. You say, Lord, Ikaw ang bumubuhat. Carrying our burdens, carrying our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, You are here. I will live. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ
alive in me, and I am free in Jesus' name. Yes, we are free. You say, I will live, I will not die, I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Oh! Sino dito ang may nararamdamang kasakitan, kabigatan, may pangangailangan? Do you believe that Jesus is our healer? Do you believe that Jesus is our provider? That Jesus is our hope? That Jesus is all that we need? We are going to declare that by faith right now. And as we sing this song, this is not just a typical song that you have to deliver, but a song you have to receive by faith. You ready? Here we go. You sing, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, say it again. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, say, I will live, I will not die, the resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. You declare that again, say, I will live, I will not die, I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name, yes, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. You shout that out. In Jesus' name. Can you comment that below and you say, in Jesus' name? But you see, as we receive all these good things, what if it won't happen? One thing I know is for sure, when all else fail, God won't. He would remain forever faithful. You say, higher than the mountains that I face, stronger than the power of the grave, constant through the trial and the change, this one thing remains. See, your love never fails, never gives, never runs out on me. Your love never fails, never gives, never runs out on me. See, your love never fails, never gives, never runs out on me. Your love, because on and on and on and on it goes, for it overwhelms and satisfies my soul, and I never ever have to be afraid. This one thing remains. You say, one thing remains. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Say, your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love, you say, in death, in life, I'm confident and covered by the power
of your great love. Oh, my debt is paid, and there's nothing that can separate my heart from your great love. See, your love never fails, never gives. You say, with all your heart, God, your love never fails. Your love won't give up, and it will never run out on me. Never runs out on me. You love, your love, Lord, you sing. Because on and on and on and on it goes. Oh, before it overwhelms and satisfies my soul. And I never ever have to be afraid. Say, this one thing remains, this one thing remains. See, your love never fails and never gives up. It never runs out on me. Your love never fails and never gives up. It never runs out on me. Your love never fails and never gives up. It never runs out on me. Your love in death, in life, I'm confident and covered by the power, say, of your great love. My debt is paid, and there's nothing that can separate my heart from your great love. You say your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, it never runs out on me. Your love, Lord. Fails, God. You will never fail us, God. So, Lord, we are putting our trust in you. We are putting our hope in you. We are putting everything in front of you, God. We are willing to surrender our life because, Jesus, you were nailed on the cross. You died and you rose again to save us, to rescue us. And, Jesus, we receive you in our hearts as our Lord, as our personal Savior, as our protector, as our healer, as our provider, as the lover of our soul. That God, hindi na kami agad-agad maghahanap at magkikrave sa pagmamahal ng iba sapagkat yung sa'yo palang Lord, sapat na, sobra-sobra pa. At sa mga oras po na ito, Panginoon, patuloy po namin pinapanalangin ang aming bansa at ang buong mundo, Panginoon, na dumaranas ng napakaraming unos at problema. Lord God, you are sovereign and you are still in control. And Lord, it may not be clear for us right now why we need to undergo these trials. But Lord, you have a reason and you have a purpose. And one thing is for sure, O God, this is to draw us closer to you, Panginoon. To call out unto your name and for us to remember that we have a great God, bigger than the problem, more powerful than all the works of the enemies. So right now, O Lord, we are praying for the fast recovery of our nation and the world, O God. We are praying, God, na magkaroon po ng wisdom and knowledge ang mga medical professionals, Lord, ang aming po mga health researchers, so they can come up with an effective vaccine. We are praying, O Lord, that you continue to heal those who have this virus, Father God, and strengthen their family members, that these family members may become the source of hope of those who are in the hospital or quarantined in their home. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga frontliners, God.
Hindi ko alam kung makakaabot sa kanila ito, pero yakapin mo sila, O Diyos, upang maramdaman nila, O God, na na-appreciate namin ang lahat ng kanilang mga sakripisyo, ang kanilang pagkatrabaho, ang bawat patak ng pawis at ng luha, O Diyos. Pagpalain mo sila, pagpalain mo ang kanilang mga pamilya at ang mga frontliners na ito, Panginoon, ang huwag mong hahayaang madapuan ng anumang karamdaman sa pangalan ni Jesus. God, we are praying for our government. You continue, Father God, to touch their hearts and their minds, that they would come up with sound decision, O God, that is coming from you and not from any bias, Panginoon. Lord, in the midst of differences of opinions, God, one thing is the same yesterday, today, and forever, and that is your power to control, O God. That is your power to change something that seems impossible. So right now, O Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na gagamitin mo ang aming mga leaders, national man, O God, local man, O Lord, para patuloy, Ama, na magkaroon ng kaayusan ang aming mga kanya-kanyang lugar at komunidad. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat alam po namin na ginagabayan mo ang aming pamilya, mga magulang, ang aming mga kamag-anak. Father God, the people close to our hearts, you embrace them and you cover them, O God. Huwag mong hahayaang madapuan sila ng anumang sakuna at anang kaanumang karamdaman, O Lord. And Father, we are praying for ourselves right now, that God, you open our hearts, you touch our lives. Alam namin, Panginoon, that this is not just an ordinary and usual online service, because you will use this time, O God, to change something in our hearts. And we already receive that blessing coming from you. In Jesus' name, use me as your mouthpiece, O Lord. Use me and change us all. This is our prayer in the mighty name of Jesus, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Wow! Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. And welcome to our 2.1 real-time viewers. Wow, grabe, nag-average tayo sa 2,000. And it's such a blessing, not because of the number. It's a blessing because there are people who are really giving their time for the Lord. Alam niyo po, hindi sayang kapag kay Lord ginamit ang oras at minuto. Sapagkat ang Diyos po ay marunong gumanti at matindi siyang gumanti. Kaya naman lahat po tayo ay maging expectant na may gagawin po ang Diyos at magbubuhos po siya ng kanyang pagpapala para po sa ating lahat. To those who are just who have just tuned in, welcome to Chosen Gen. This is your family and this is your home. By the way, I would like to give a quick shout out sa lahat ng mga nasa comment section, sa mga first timers din, ha? Sa mga first timers, welcome po sa inyo. If I can just give you the warmest of hugs I can give, I would do so, but since tayo po ay naka-quarantine po ngayon, ngitian na lang po muna tayo, alright? So, Christfel Lampiernes is giving us heart, 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 heart. Rose Ann Mendoza is also here. June Dever Amegos, sabi niya, watching from Jensen Pastor. Stephanie Valdez Fernando is here, the beautiful. Apo. Lauren Jane Magluyan Makirang, sabi niya, happy Sunday, Pastor. Amen and amen, sabi ni Micaela. John Paul Pilarta, sabi niya, pre, solid to, panoorin natin. Amen, naniniwala ako may gagawin ng Diyos. Solid talaga pag si Lord ang kumilos. Yun din ata ang sinasabi ni Mark Soler Cabasang, sabi niya, nood ka po, tita. Thank you, guys. Cardinal Alberto is also here. Erica Marie Delphine Santa, sabi niya, amen to that. I hope makasama natin siya para kumanta sa inyo, because she really has an angelic voice, an anointed voice. Tama ba ako dun, Erica? Halika na, dalaw ka na dito. Rovi Carillo is also here. Mary Naidnagpan. Oh, my Lodi. Onin Hernandez Pilutin, sabi niya, watching from Pasig. Hi, Kuya, brother. Jefferson Hanyola is also here. And Remus Lisondra is watching right now together with, nakalagay sa comment section, Gly Tionco. Magsisimula na po tayo. Our series for the whole month of September, my birth month, is Truth Hurts. Masakit ang mabuhay sa kasinungalingan, pero pag nasanay ka na, parang wala na lang. Kaya naman pag ang narinig mo ay karotohanan, matinding sangpal yan. Kaibigan, gusto niyo yan? Truth hurts. It slaps you right in your face, especially kapag nasanay ka na sa mga bagay na ginagawa mo na akala mo ay normal lang. And our goal is our hearts and minds to be opened by the Lord with the truth. Ano kaya ang tinuturo niya sa iba't ibang aspeto? Our reference verse for the whole month is found in the book of James chapter 4 verse 17. Parang sabi dito, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is a sin for them. So as we know the truth, let's pray, God, you guide us para magawa po namin yung mga bagay na gusto mong ipagawa sa amin. In Jesus' name, amen. Now we already had two topics, if I'm not mistaken, and the first topic is all about sinful Christian.
Yung tipong nag-church ka naman, nagpe-pray ka naman, nag-open ka naman ng Bible, luma-attend ka naman ng online service, kaso nga lang, pakiramdam mo, paulit-ulit ka pa rin sa paggawa ng kasalanan. And sometimes, you condemn yourself or other people drag you down. But listen carefully, you listen to the voice of truth that tells you, it is done. Can you comment that on the comment section? Sabihin niyo po, it is done. What does that mean? The aim is not actually perfection, but submission to the one who finished the battle for you. May tumapos na ng gera between you and sin. May tumapos na po ng pakikidigma natin sa mga temptation, at ang kailangan na lamang po natin ay maniwala that even when we stumble, even when we fall, it is done. Now, our goal is, araw-araw ng ating buhay, magpapabago at magsasubmit po tayo kay Kristo na siyang tanging paraan upang tayo po ay magkaroon ng buhay hindi lamang maganda, kundi buhay na masagana, higit sa lahat, buhay na walang hanggan. If you want buhay na walang hanggan, sabihin niyo po sa comment section, kasama ako dyan. Kailangan magkita-kita po tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Sabihin niyo po sa comment section, kasama ako dyan. At kung may mga gusto po kayong isama, ishare niyo po ang live na ito o kaya itag niyo po sila upang pare-pareho po nating malaman ang karotohanan sa araw po na ito. You see, I don't want to call myself a sinful Christian. Better yet, I could say, I am an imperfect Christian. I commit mistakes, but I always ask Jesus to change me every day of my life. Patuloy na magpapabago kay Kristo. Number two, we discussed about faithless believer. This was last week. What a very powerful topic. Amen? Sa mga nakasama po natin last week, I believe they can agree to this because the Lord really spoke to us powerfully. That sometimes, we pray and then we doubt. Yung tipong, God, sana mangyari to, sana mangyari to. But after you pray, mapupuno ka ulit ng pagdududa. Now, how can you have a genuine faith that endures even in the midst of impossibilities? Because see, if you are facing an impossible, though you have a goal, though you have a dream, though you want something to happen, and if you are believing so bad that it would happen, pag hindi naman nagmaganda ang nangyayari sa paligid mo, nakakapanghina po ng loob. Tama. So the faith should not come from you, but from the one who's the source of everything in us. You anchor your faith in the Lord, hindi sa sitwasyon, hindi sa emosyon, hindi sa iyong vision, kundi sa Panginoong Jesus. Because you see, what you see is limited, what you feel changes. The people around you are all uncertain. But sabi nga natin kanina sa kanta, one thing will always remain the same, and it is Jesus. So anchor your faith in Him para kahit hindi na maganda ang nangyayari, kahit hindi mo na alam kung nag-work pa ba yung isang bagay, pag naniniwala kang may plano siya, alam mong hindi ka mapapahamak sapagkat sinasamahan ka niya, ginagabayan ka niya, pinaglalaban ka niya. Sana all pinaglalaban. Kung gusto mong ma-experience, ipaglaban, hindi mo mahahanap yan kung kanino man, kundi sa Diyos na tunay na nagmamahal sa'yo, my dear kaibigan. Amen! You see, speaking of believer, ang sarap siguro, pag yung partner mo in life ay believer din, yung hindi ka inilalayo sa church, kundi yung sasamahan kang magsimba, you take note of this, because this coming sa Thursday, I will be invited in a live, and we will talk about love. Ngayon pa lang, sabihin ko na po sa inyo ang isang sagot ko para kayo mismo po ay matutunan nyo po ito. But I believe alam nyo na po ito. You just have to be reminded. When you look for a partner, there are so many traits. You also have your own standards. But I hope your main consideration is someone who would grow together with you in your relationship with God. Just remember this. Anything that honors the Lord, anything that glorifies the Lord is His will. But if something is taking you away from God, if something is pulling you away from God, remember this, that is not His will. Why? Bakit naman magiging will ng Lord ang isang bagay na mapapalayo ka sa Kanya? Are you getting it? So I hope all the more that we pursue happiness, huwag tayong magpabulag sa saya na nararamdaman lang natin at the moment. We should think long term. Pagkasama ko kaya ito sa mga susunod pang panahon, magiging masaya pa rin kaya ako o ilalayo lang ito ako sa source ng happiness ko, which is God. So, the main consideration in finding a partner is to have someone who fears the Lord. Someone
who wants you to grow in your faith with God. And you see, ang dami kasi ngayon mga relationships ang naghihilaan po pababa, ano. Now, some of you may have this question, Pastor, paano po 'yun kung may partner na po ako ngayon pero hindi po siya malalim sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Wala akong ibig sabihin na hiwalayan mo 'yan kasi pinasok mo na 'yan. No, kaya mo 'to naririnig ngayon sapagkat gagamitin ka ikaw mismo ng Diyos para sabihin ang truth about faith and salvation doon sa partner mo. So ngayon, instead na bitawan mo, ilapit mo siya sa Panginoon. Hindi naman ikaw ang magbabago, kundi ang Diyos. And all you have to do is to invite the person and to share the message, the truth to that person. Amen? Well, aside from being a believer, aside from having faith, what are the characteristics of your ideal partner? Sige nga po, type nyo nga po sa comment section. Ano ang inyong characteristic for an ideal partner? Kahit isa lang, yung major. Ako ang like ko pong sinasabi, I want my ideal partner to be understanding. Gusto ko laging inuuna yan. Why? Because my job, sa trabaho ko po na pagiging pastor and at the same time providing for my family, naku, marami po akong mga ginagawang bagay. At hindi po ako makakapagbigay ng sobrang habang oras sa isang bagay lamang o sa isang tao lamang. Hating-hati po ito. So I want someone who would understand my profession, my calling, my passion, and I want someone who's open-minded enough not to get jealous with people, especially ako po ay nagkukupag-communicate sa iba't ibang mga tao, with my disciples, with my church members, and to other people as well. I am a people person, and I love creating communications with people. Gustong-gusto ko po ng conversation, no? Pero hindi po digital. Medyo tinatamad po ako mag-type eh. Ang totoo po niya, nakikita niyo po ako sa social media, pero hindi po ako ganun kasi pag mag-type. Kaya mas maganda pag sa akin ay physical. Yung tipong nagkakausap kayo or like call, I don't know. I also want someone who has the balance of being modest and being fun. In other words, sa Tagalog, yung alam po niyang ilugar ang kanyang sarili. Na pag nagkakasiyahan, nagtatawanan, hindi po siya KJ! May mga friends po ba kayong KJ? Yung tipong nagkakasiyahan na po kayong lahat, tapos siya parang may mood swing. Yung hindi mo maintindihan. So ang gusto ko po yung marunong makasama, pero pag kailangan na pong umayos at magseryoso, kayang-kaya rin po niya. May mga sumasagot ba dito? Sabi dito, God-fearing ang gusto ni Jefferson Hanyola. Sabi naman ni Lori Lishara Ingusan, aba, hindi siya naglagay ng karakteristika, nilagay po niya Ivan Gerald Garcia. Sabi niya, ay, sana all. Independent, sabi naman ni Jefferson Hanyola. Sabi naman ni Jeffrey Peñaflor, contento po sa lahat ng bagay, ang ideal ko po, Pastor. Respectful, sabi ulit ni Jefferson. Lindsay K. Baria Julian is watching with us. Grabe po yung mga characteristics po na gusto ninyo, no? But on top of it, no? Of course, gusto nating mahalin ang taong marunong din magmahal. Amen. So, probably we want someone who is loving. Now, what does it mean to be loving? Kapag ikaw ba ay nagmamahal, basta pagmamahal lang okay na? Alam niyo po ba na invite po ako sa isang live just last week? At may nagtanong po sa amin, ang sabi po nung nag-comment, kailan mo malalaman kung ang isang tao ay dapat mo nang bitawan o dapat mo pang ipaglaban? Eh, mahal mo pa. Grabe po, ano? Kasi maaaring nakagawa po ng pagkakamali o nakagawa po ng masama yung tao po na yun. Kaya ngayon, the person is torn between two options. Am I going to hold on or am I going to let go? You know, my answer was, of course, mahal mo pa ba? That's the first thing. Mahal mo pa ba? But obviously, mahal pa po niya eh. Kasi ang sabi niya, niloko po ako pero mahal ko pa. But I told that person on screen, in relationship, it is not just composed of love. And actually, when we talk about love, it's not just love per se. It's not just a mere affection, attraction. May iba't ibang components po pag sinabi nating mahal natin ang isang tao. Ang sabi ko sa kanya, aside from the love that you are feeling, when you continue your relationship with the person na nagloko sa'yo, kaya mo pa ba siyang irespeto kapag nakikita mo siya? Kaya mo pa rin bang irespeto yung sarili mo kahit alam mong niloko ka niya? Na pag nagsasama kayong dalawa, kaya mo pa ba siyang pagkatiwalaan o magkakaroon ka na ng trust issues? Magkakaroon ka ng doubts? Palagi mo na lang i-check yung phone niya pagkatapos madalas mapaparanoid ka. Kaya mo pa bang ibigay yung trust? Kasi ang sabi ko sa kanya, kung ang sagot mo doon ay yes, yes, marahil ang sagot, malamang ang kasagutan ay ipaglaban. Pero kung nakikita mong hindi ko na kayang irespeto ang sarili ko,
hindi ko na kayang ibigay yung full trust ko, kailangan ipanalangin mo ng matindi yan. Sapagkat sa pag-ibig o sa relasyon, it doesn't work if it's just pure love, period. You see, when we say you are loving, you show the following. Ang tawag ko po dito ay CARS. O, di ba? May mnemonics po tayo para madali nyo pong matandaan. When you love someone, you don't just say it by words. Alam niyo po, nakakapagod pag ang isang tao ay paulit-ulit sinasabing mahal ka niya pero hindi niya pinapakita. Agree. Yung paulit-ulit po yung mga sweet messages niya, pero paulit-ulit din po yung pasakit na ginagawa niya. Yung wala man lang lambing, yung wala man lang effort, yung wala man lang pag-aalala. So when you love someone, it is shown by your care towards the person. May care ka sa kanya, may concern ka sa kanya. Another thing is, when you love someone, there is acceptance. I believe in a relationship, there should be adjustment. Not really compromise. I don't use the word compromise because when you say, I will compromise myself so that the relationship will work, ibig pong sabihin, parang hinayaan mo na lang na mag-give in ka sa bagay na parang hindi naman talaga ikaw para lamang mag-work kayong dalawa. I think, but we have different opinions. I hope you respect. But I believe the better word is adjust, not really compromise. That would be better, I think. Yung tipong, pag sinabi natin mag-a-adjust ako kasi nasa relasyon ako, ibig sabihin, you are working things out. Hindi pwedeng tanggapin mo ako kasi ganito ako, tanggapin mo ako kasi ganito ako. Yun lang yun. Period. Now, if you don't like this, then leave. Doesn't work that way. Relationship is a mutual effort between two people. Even pag sa grupo, it's a mutual effort. It's a group, sabi nga nila, collaborative effort among all the members. But then, we have to understand that everybody has their mishaps. Everybody has their limitations. Kaya naman, sa pag-encourage natin sa isang tao to adjust so that something would work, we should also learn how to accept. And that is love. You become loving when you learn how to accept someone's strength and weakness. And of course, you respect. Hindi sa lahat ng pagkakataon pareho kayo. Ikaw gusto mong kumain sa Jollibee siya sa McDo. Ikaw gusto mong mag-inasal sa Chowking. Ikaw gusto mong pumunta sa mall siya, gusto niya sa park. Ikaw gusto mong manood ng romantic movie pero siya ang gusto niya comedy. Ikaw ang gusto mo love song ang pinapakinggan pero siya ang gusto naman niya like OPM lang. Walang foreign songs. And here comes respect. It's like, okay, this time pag ibigyan kita, susunod sana ako naman. It's a give and take thing. Take note of that. Relationship is a give and take thing. Minsan ako, minsan ikaw. Hindi palaging ikaw na nauubos na pala ako. Hindi naman pwedeng palaging ako dahil nagiging makasarili na ako. I hope you are learning. When you say you are loving someone, then there's support. You don't drag someone down. Just because you feel like you are being defeated, just because your ego is being touched like, oh, bakit siya ang laki na nang na-achieve niya? Bakit siya ang powerful? Bakit siya ang successful niya? No. You don't have to compete with your partner. You have to work together with your partner. And there's support. Ano yung ginagawa niya? Suportahan mo. O baka naman, walang naniniwala sa kanya, pero passion niya yung ginagawa niya. Pag ikaw nagmamahal ka, susuporta ka. But of course, I didn't say supporting in a wrong way. Supporting your loved one doing a wrong thing. That's a different scenario. That's a different story. Mamaya, feeling ko mapag-uusapan po natin yan. Kasi ang sarap po palang magmahal, ano, pag yung nakatagpo natin ay marunong ding magmahal at alam po niya ang cars, mga sasakyan. Munti ko na pong gawing Carl, no? So may care, may acceptance, may respect, may support, and you can add a lot more in this list. Let me repeat, you can add a lot more from this list. Okay? Pero ang tanong ko po ay, papaano kung ang ibibigay ng Diyos sa'yo ay ang isang taong hindi ka gusto-gusto? Papaano kung ang ibibigay ng Diyos sa'yo ay hindi pasok sa standard mo? Papaano kung ang ibibigay ng Diyos sa'yo ay yung kinaiinisan at kinagagalitan mo? What should you do? What if you are called to love the unlovable? Are you going to say yes? Are you going to say no? Are you going to say next, please? The truth of the matter is, this is not something romantic. But you can put it that way because it works either ways. But I am talking about the love of Christians, the love of believers, the love of the followers of God to other people. Our title for today is something very powerful.
But please hear me out. I don't want to make an issue here. I want to speak the truth in love. And if I am wrong, I would stand corrected. But I hope you would hear me out as I also listen to the guidance and wisdom coming from the Lord. The unloving church. Ang isang simbahang hindi nagmamahal. Alam niyo, napakarami ko pong nare-receive ng mga questions, especially sa TikTok. Nakakatuwa, no? Glory to God! Masayang-masaya po ako na lumalaki po ang pamilya natin. Alam niyo po, sa Facebook, we already have around 400,000 followers. Amen! So, Diyos po ang pinakamataas na papulit pa. Salamat. You see, we started just last March. So, it's around March, April, May, June, July, August, September. 7 months! Now, we already have such number. And you see, it's not about the number, guys, na sinasabi ko sa inyo, but it's about the fact that we are reaching a lot of people. Knowing na sa mundo po natin ngayon, ang uso po ay mga memes, ang mga uso po ngayon ay mga prank, but we're not doing that. We are trying to really study the Word of God and to inspire and to strengthen each other, motivate each other. And you see, we are growing. In TikTok, guys, I think we are around 880,000. So, konti na lang, magmi-million followers na rin tayo doon. And the Lord is really touching a lot of lives. Kaya may mga nagko-comment po doon, no? Sabi nila, Pastor Carl, paano po ba namin malalaman kung saan po kami mag-church? You see, what should people consider in choosing a church? This is very important. Truth is, tayo po mga tao, ang dami po natin kinoconsider, especially by sight. Parang sa tao, di ba? Tipong, ang sasabihin mo, ang gusto ko mapagmahal, responsable, pero pag may nakita kang cute, artistahin, gwapo, maganda, wala na lahat yung mga ugali. Punta ulit tayo sa panglabas na kaangyuan. Sana hindi po kayo gano'n. Naniniwala po ako na kayong mga nanonood po ngayon ay hindi nagbabase sa physical appearance. Amen! But of course, it affects. Huwag tayo maging hypocrite on that part, right? It affects. But then, we have to understand that it's not just considering what we see, but what's really beyond our sight. So, aside from the building, maganda po kasi ito, malapit po kasi sa amin ito, ang lamig po kasi sa church na ito, naka-jacket po ako, nakakapag-coat po ako, ang social po. Alam niyo po, ang pinaka, nag-iisa lamang, na sigurado po ako, na standard, na dapat church attendan mo ay, number one, Jesus-centered church. Can I say that again? Jesus-centered church. You see, so many religions, so many sects, so many denominations, but as long as we are putting our faith in the same Jesus who was crucified on the cross, who died and was resurrected from the grave, then we can rest assured na ito pong mga taong ito, iba man ang pangalan ng simbahan nila, iba man ang title ng religion na nilalagay nila sa bio data, mga kapatid dyan sa pananampalataya. And we don't have to raise our voices and our arms by saying kami ang tama. We are not placed in a position to judge anyone. As long as that person is putting his or her faith in Jesus, then you can rest assured, guided dyan ng Panginoon as long as the faith is true and genuine. You getting it? Why Jesus, Pastor Carl? Bakit si Jesus po ang standard ng mga simbahan? Because He is the way, the only, I want to put that word only. John 14:6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one, you see, no one comes to the Father except through me. And Jesus wants to tell us, I am the only way. You see, so many groups trying to give you an alternative way to receive, I mean to receive salvation and to enter heaven. But the truth of the matter is when we go back to the very sense of the Bible, it tells us that there's no other way but to receive Jesus, to put your faith in Him. Bakit po ganun, Pastor Carl? Hindi ba pwedeng i-work out ko yung salvation ko? Hindi ba pwedeng mag-effort ako o kaya bilhin ko yung ticket papunta po sa kalangitan para magkaroon po ako ng buhay na walang hanggan para mas madali? Kasi matalino naman po ako, sikat naman po ako, maganda naman po ako, hindi ko po ba pwedeng dalihin sa ganun? Hindi po ba pwedeng daanin po sa ganun? No! Because salvation is a gift and that gift has a name and the name is Jesus. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran po ng ating mga kasalanan ay kamatayan, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.
So, you are safe in a place where Jesus is celebrated, where Jesus is praised, where Jesus is worshipped. Why? Because He's the only way. So, if there's a group of people trying to tell you, ito ang paraan para ikaw ay magkaroon ng relasyon sa Diyos, ito ang paraan para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, pero narinig mong hindi si Jesus, kahit gaano kaganda ang nagkasalita, kahit gaano kagwapo, kahit gaano kagaling, takbo. Let me say that again. Takbo. And I say that to my church members, sinasabi ko po sa kanila yan. Sabi ko sa kanila, if time comes that I will preach a different thing other than Jesus, alis na po kayo sa simbahang ito sapagkat maaaring kinain na po ako ng delusion ko. Huwag po kayong makinig sa akin kung ganun po ang gagawin ko sapagkat ang pananampalataya po ninyo ay hindi dapat nakakabit sa pastor kundi sa Panginoon lamang. Hello? Now we have these other things. Aside from the standard that the church should be Jesus-centered because that's the only way for us to have a relationship with the Father God again, for us to have eternal life, the church should be Bible-believing. You see, I know some groups that they use their own books. But the main reference, I mean the only credible reference when it comes to the Word of God is the Bible. Look at this verse in 2 Timothy 3:16-17. All scripture is God-breathed. Lahat daw po na nakasulat sa Biblia ay hininga po ng Diyos o galing mismo sa bibig ng Diyos para po sa atin. Now, some of you may say, si God ba ang sumulat, Pastor Carl, ng Bible? Siya ba ang gumawa niyan? No. The Spirit of the Lord spoke to the people who authored the books. So, they used not their intelligence, they used the guidance of the Holy Spirit for them to be able to write words and the scripture that support each other. The truth is, when you read the Bible and when you listen to the studies of the biblical scholars, the word in the Bible does not contradict itself, or the passages and the verses do not contradict each other. They actually support and fulfill each other. Ganyan po katindi kapag nalaman mo na, wow! So, sa napakaraming book sa Bible na nahati pa sa Old Testament and New Testament, pero nagmamatch ang mga promises, ang mga prophecies, nagmamatch ang lahat, pero yung mga authors ay nabuhay sa iba't ibang henerasyon, ni hindi nagkita-kita lahat, ni hindi nagkasakasama lahat, pero tugma ang bawat pangako at salita, then we know for sure that it is really God's Spirit who gave them the wisdom to write the Bible. Yes, self-help books are actually important as well for us to feed our soul and our mind and our heart. Kahapon nga po, nag-host po ako ng book launching ni Jonah San Diego, and you can buy her books. But I hope you have your personal time with the Bible. Amen? And you read books that are anchored with the truth, which is the Bible. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Amen? Let me continue the verse. All scripture is God breathed, and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Number three, the church, and let me just remove this one, na nagsasabing, bumili daw po ako ng antivirus ata ito. Iba pong klase, pag live po, ano, very authentic. The church should be spirit-filled. What do we mean when we say spirit-filled? Look at this verse. In Galatians chapter 5, 22-23. Because most of us, we think if a church is spirit-filled, sobrang daming supernatural activities na nangyayari. Alam niyo po yun, yung mga unusual. May mga churches pong ganyan. Okay? Marami po ang mga Christians, mga kapatid po natin sa pananampalataya ang ganyan. And again, anuman po ang paniniwala o kinalakihan po ninyo na simbahan, irespeto po natin ang isa't isa. May mga churches po na simple lang, may mga churches po na nagsisigawan, may mga churches po na nagtatalunan, may mga churches po na ganito, ganito, ganyan, ganyan. Ang kailangan po natin ay respeto sa isa't isa. Now, when we say spirit-filled, this should be clear. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Now, ibig pong sabihin, if the church is Spirit-filled, the people are being transformed from glory to glory. Let me say it again. In other words, the church is changing. The people are becoming better and more like Jesus.
Why? Because the Spirit is dwelling in them. Now, when we say you are Spirit-filled, you don't have actually to execute as something that is supernatural para lamang masabi mo na ang Spirito ng Diyos ay nasa akin. No, the mere fact that you become a loving person, the fact that you become more joyful, more peaceful, more patient, more kind, you delight with the good, you have faith, you become gentle, and you have control, then the Spirit is in you. It's manifesting in your life. Sa madaling salita, be in the church where you will grow. Pupunta ka sa simbahan kung saan ka nababago, kung saan ka mas nalalapit kay Kristo. I'm not trying to say that churches are into comparison na parang, ah, ganun po ba Pastor Carl? So, ibig sabihin, maganda po itong church na to, hindi po masyado dito. That's not the thing. It's a matter of finding where you are called. Inuulit ko, there's no such thing as mas maganda tong church na to kasi mayaman, mas maganda tong church na to kasi malaki sila. Wala pong ganun yan. It's not a matter of competition. It's a matter of calling. May mga pinagpala po ang Lord o tinawag ang Diyos na ang i-cater po ay mga artista. May simbahan po na ang i-cater, mga nasa probinsya. Yung iba naman po ay nasa tabing ilog. May mga simbahan na ang kinikater po ay yung mga kapatid po nating mga katutubo sa bundok. Everything, lahat po ng mga simbahan ay maayos at maganda hanggang si Jesus po ang kanilang pinananampalatayaan. Maniwala po kayo sa akin, totoo po yan. Pero ang mahalaga is, hahanapin mo kung saan kang simbahan o tahanan tinawag ng Diyos. Sapagkat doon mo makikita yung growth mo as a Christian. Now, we have three. Listen, eto na. Jesus-centered, Bible-believing, and Spirit-filled. Now, kung ito po ang inahalat natin sa church, pag umatend ako ng church, wala akong ibang iisipin kundi si Jesus, yung Bible, pagkatapos, yung pagbabago ko. Pero, maaari pala na maging technical ka masyado na makalimutan mo na may katabi kang tao at may mga kasama ka bang ibang Kristiyano. More so, baka malimutan mo na may mga first-timers na dumadalo, katulad po sa online po natin na ito, may mga first-timers po na nagasabi, Pastor, first time po ako. And you see, here's a lie now. Listen, because we're speaking about truth and truth that hurts. And it says here, relationship with God is all that matters, not relationship with people. What if I tell you that's a lie? And some of you may contest right now, but please hear me out. Because I also agree that the most important relationship is having a relationship with God. Agree? If you agree, please comment below and say, I agree. But that does not mean that we will not build relationship with people. Now, some of you may tell me, eh, Pastor Carl, may verse po yan, eh, na talagang dapat laman talaga, lahat-lahat po ng meron tayo para kay Lord lang. Yeah, I know that verse as well. And it's actually found in the book of Mark, chapter 12, verse 30. And how did this happen? Alam po ninyo si Jesus, magaling po siyang magturo. Magaling po siyang mag-sermon. Magaling po siyang magbahagi ng katotohanan sa mga tao. Dinadaan po niya sa parable, sa mga kwento, sa mga creative ways. Alam po ninyo kung nabubuhay po si Jesus ngayon, naniniwala po ako sobrang creative po niya to share the gospel, the word of God to people. Because during his times, grabe po ang kanyang mga ginagamit na kwento para ibahagi ang katotohanan sa mga tao. Kaya naiintindihan po ng lahat, kahit ng mga simpleng tao. Ngayon po nung napansin po ng isang expert sa law, ang ginagamit po nila noon, of course, pag sinabi po natin law, it's the scripture back then. Sabi niya, sandali lang, kailangan kong subukin itong si Jesus. Ha? Parang ang daming nalalaman nito, parang expert ito. Ha? So lumapit po siya kay Jesus. At ang sabi po niya, hey, what is the greatest commandment? Sa lahat ng mga nabasa mong commandment, ano ang pinakamahalagang kautusan? Ang sabi ni Jesus, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. And you see, some of us may really embrace this verse and say, I am loving you, Lord, with almost everything that I have. And I don't care what people tell me. I don't care what people say. I'm in love with you. Wow. And you know, it happens in some churches. No, it's not my task to name churches. But this is the reality. Nangyayari po ito na may mga umatin po ng simbahan, even ng online service, na ang mahalaga lamang po sa kanila ay ang Diyos. That's a good thing, kaso wala nang pakialam sa iba. Worse, hindi nila alam, nakakasakit po sila ng iba. It's easy for them to point fingers on other people saying, bakit ganyan ka? Dapat hindi ganyan ang suot mo.
bakit ganyan ka? Dapat hindi ganyan ang ginagawa mo. Bakit ganyan ka? Kailangan nagbabago ka. It's becoming a usual thing for them to question other people as long as themselves are not being placed into question. It's not being put in a question. Alam po ninyo, mahirap po yan. Especially pag ang lumalabas na lang po sa bibig natin palagi, focus ka kasi kay Lord. Hindi pong may aalis, kakausapin natin, focus ka kasi kay Lord. Inuulit ko po, totoo naman, kailangan ang tingin po natin, ang focus po natin, ay walang iba kundi kay Jesus. But before we say focus kasi kay Lord, my question is, may ginawa ka ba para makatulong ka rin sa pag-focus niya kay Lord o ikaw ang humihila sa kanya pababa? May ginagawa ka ba para mas ma-fall in love siya kay God o ikaw ang nagiging dahilan ng offense niya kaya palayo siya ng palayo kay God? What we don't know sometimes is we are causing offense to somebody because we are becoming harsh in words and in actions na dapat tayo ang iintindi, dapat tayo ang tatanggap, tayo ang re-respeto, pero tayo ang unang nagtataboy sa kanila palayo. Please hear me out. More and more people leave the church not because they hate Jesus, but because they hate us. Some would say, eh dapat naman talagang magbago, eh hindi nagbabago yung tao eh. Kaya kung ganun, kailangan paluin. Naniniwala rin po ako sa principle of correcting. That when you correct someone, that means you love the person. But there's a right way to correct and that is correcting in love. Not putting a heavier weight at the back of that person. Hindi yung mawawala na yung kanyang moral sapagkat masyado mong ibinaba ang kanyang pagkatao dahil sa kanyang pagkakamali. Let me just remind you that we have our own unique timing on how the Lord will transform us. And let's just trust the Lord in that process and let's respect that process. Hello! Alam niyo, meron nga pong unverified quotation galing po sa isang religious leader. Ang sabi po niya, sabi po ng ilan, ganito daw po ang sinabi niya, I like your Jesus because he is good and desirable, but he is not like you. I like your Jesus, but I don't like you. And you know, when I watch Christian videos on YouTube, nalulungkot po ako at nadudurog ang aking puso dahil may mga nagko-comment po doon. Ang sabi po ng ilan, I'm an atheist, ang sabi po nila, I find Jesus loving but not you. Sabi ko, wow. Oo nga, no? Sandali lang. Pwede palang, aside sa personal choice nila ito, yung ilan sa kanila ay naapektuhan dahil sa pakikitungo sa kanila ng mga Kristiyano. Na kaya sila umaalis, na kaya sila lumalayo, sapagkat ang mga lingkod mismo ng Diyos ang hindi nagpapakita ng pag-ibig, kundi ng galit at panghuhusga. Please hear me out. I want you now to look at this verse because the truth is, when Jesus said, love the Lord your God, he did not end. Pero ang tinanong po sa kanya ng teacher sa law, what is the greatest commandment? Pero hindi hinayaan ni Jesus na isa lamang ang sabihin niya because I believe he knows that these two is really important. So they come together. Ibig pong sabihin, two in one, hindi pwedeng paghiwalayin. Kaya ang sabi po ni Jesus, the second is this in Mark 12:31, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Mahalin mo ang iba gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kung papaano mo itrato ang sarili mo, ganun mo rin itatrato ang iba. Kung papaano mong kagustuhang irespeto ka, ganun mo rin irespeto ang iba. Hello! You see, we are the representation of Jesus. And that came from His mouth. That means to say that Jesus is someone who loves others the way He loves Himself. And in this modern time, we are the representation of Jesus. Because when other people don't believe in Him, when they see us, it's as if we are the Jesus in their eyes. So whatever we do, pakiramdam nila, yun din ang pinaniniwalaan natin. Whatever we say, alam nila na galing yun sa pinananampalatayaan natin.
We are the representation of Jesus. So when we do something that would not honor Jesus, grabe, the people around us would be affected as well. And they would say, oh, ganito pala yung sinasabi niya sa akin, Jesus. Puro kalokohan, puro kasalanan. I'm not telling you you become perfect. I'm encouraging you to be loving. Because you know, when you become loving, people would also give you love. When you start loving others, other people will start to love you back as well. 1 John 4:20 says here, whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. Napakabigat naman nun. It's a liar! For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. Hindi pwedeng sabihin, mahal ko si God pero hindi ko mahal yung mga tao sa paligid ko. That is a lie. Sinungaling daw po ang taong iyon. Sapagkat kung si God nga hindi mo nakikita, hasabihin mo, mahal mo, eh paano pa yung mga tao nakikita mo? Paano mo nasabing? Come on. Look here, you cannot say you love God and show no love to His people. Again, that is a lie. 1 John 4:7-8 sabi po dito, dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God because God is love. Grabe. One of the marks of being a true Christian is to be loving even when there is no reason to love. Take note of this. This one is really a powerful statement. I'll tell you why. Sabi po kanina, hindi mo pwede sabihing mahal mo ang Diyos, pero hindi mo mahal ang ibang mga tao. Sapagkat pag tinanggap mo ang Diyos, God is love. So there is love in your heart, no matter what the anger and the hatred is. There is love, which is the fruit of the Spirit. And so we will go back to our question a while ago. What if you are given a person who is unlovable, who is undesirable, who is not ideal? Paano mong mamahalin ang isang tao kung walang rason para mahalin mo siya? Ang binibigay pa niya sa iyo ay rason para mainis ka, mairita ka, magalit ka. Pastor Carl, am I still going to love this person? In the simplest way, I could answer that, yes. And it's hard. I'm not saying it's easy, it's hard. The best example of this is God Himself. You see, there is no reason at all to love us, but He loves us so much. There's no reason that He would sacrifice something close to His heart, but He did it for us. He gave Jesus. Romans 5:8. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Inuulit ko, we are undeserving of His love, but He chose to love us anyway. We have so many shortcomings. We have so many mistakes. We have so many we have so many sins, and we have so many other things in front of us, beside us, and behind us, that Jesus becomes our last option, but still, He loves us anyway. And this is the kind of love God is teaching us. Anak, kahit kagalit-galit ang isang tao, kahit sinaktan ka nito, gusto kong sabihin sa'yo na hindi mali ang patuloy kang magmahal. It does not mean when a person caused too much pain in you, parang wala lang nangyari, ito-tolerate mo lang. It's not that thing. But you will give forgiveness to the person. You will still hope for the best sa tao na yon. Bigyan ko po kayo ng example. Niloko ka niya, iniwan ka niya. Papaano mo i-a-apply yung pag-ibig ng Diyos na binigay niya sa iyo at sa sanlibutan na kahit wala ka ng rason para mahalin yung tao, kailangan mo pa rin gawin. Hindi ko ibig sabihin niloko ka na, sinaktan ka na, hahayaan mo ulit, nasaktan ka ng paulit-ulit o kaya naman magpapakamartir niya, vera ka na lang. It doesn't work that way. So Pastor Carl, how am I going to love someone who has caused too much pain in me? How am I going to love someone who is not lovable at all? Listen, you can give forgiveness to the person. You pray for the person.
You say, Lord, it's painful. I'm still hurting. But you bless this person. Why? Bakit kailangan mong gawin yun, Lord? For that person to realize yung totoong klase ng pag-ibig na hindi niya naipakita sa akin. Hayaan mo, Lord, na ikaw ang maging example niya para sa susunod na tao, hindi na siya ulit mananakit pa. Hindi na siya ulit manloloko pa. Kasi pinakita mo na sa kanya kung papaano tamang magmahal. Hindi man ako yun, Lord, ulit. Ibang tao man yun. But Lord, I will be happy for that person. Because I know you will also make me happy. Because you know what and who I deserve. That's how you show love to people even if they cost you pain. You forgive them. You wish them well. And you pray for them. You desire na sila ay magkaroon ng relationship kay God para pag may mali silang ginagawa, mabago sila. You know, this reminds me of a song. Eh. The song na una kong minahal nung ako ay nakakilala po sa Diyos. Play ko po ah. Hindi ko po alam kung alam niyo po itong kantang ito. But this is entitled From the Inside Out. Can you hear it? I remembered. Everything was weird to me. Doon nung ako po ay bata, nakaka-attend na po ako sa Christian church. Naglalaro lang naman po ako noon eh. Nagko-color-color. Sumasama lang po kay mama at papa para po pagkakain na sa labas, makakain na, pero hindi ko talaga kilala si Jesus. Nung nag-college po ako at nagkakantahan po yung mga taong nasa paligid ko, sabi ko, ano bang ginagawa nila? Ba't nakataas yung mga kamay nila? Hindi ba siya nangangawit? Sabi ko, ba't sila umiiyak? May nakakaiyak ba? May movie ba? Dramatic ba? Sabi ko, ba't sila umiiyak? So instead po na nakafocus lamang po ko sa ginagawa ko, nakasilip lang po ko sa kanila kasi hindi ko po sure kung ano po ang nangyayari sa paligid ko. Pero nung tumugtog po yung kantang ito, sabi ko, ang ganda naman ng kantang to. Tapos alam niyo po sa mga simbahan kadalasan may nagpa-flash pong lyrics, naka-projector. So binabasa ko po, sabi po sa kanta, oh, ito po yung lumabas na lyrics, sabi, 1,000 times I've failed, still your mercy remains. And should I stumble again, I'm caught in your grace. Sabi ko, wow! Is this my story? Na nagkakamali ako, nasasaktan ako ng mga tao, pero hindi ko alam nakakasakit din pala ako ng iba. But when I stumble, when I fail, God's grace remains. At ang sabi po sa chorus, in my heart, or going to the chorus part, in my heart and my soul, Lord, I give you control, consume me from the inside out. Lord, let justice and praise become my embrace to love you from the inside out. Parang ganito yan eh. Isasummarize ko po. Parang ang sabi niya, Lord, ikaw na ang bahala. Hindi ako perfecto. Nagkakamali ako. Kaya baguhin mo ako from the inside out. Kasi Lord, pag binago mo yung puso ko, magbabago rin yung pakikitungo ko sa ibang mga tao. And the reason why I am reminded about this song, if we will just love people, alam nyo, maniwala po kayo sa akin, we cannot do it right. We can never do it right. Because we have our own attitude, own behavior. We feel anger. We feel irritation. Minsan nga po, we want revenge. We have our own standard of the person we will love. Yung tipong pag ito maayos, mamahalin ko. Pag ito hindi ko masyadong gusto, nayayabangan ko, hindi ko siya gusto. You see, we are always bound to stumble and to fail because of our human nature. That is why you will not love just because of the love coming from your heart. You will love with the source of love, which is God. When you love someone, you don't just say, mamahalin kita kasi mapagmahal ako. Alam mo, magkukulang ka one day. Ang magandang sabihin is, mamahalin kita gaya ng pagmamahal ng Diyos sa akin. Mamahalin kita gaya ng kung papaano kang minamahal ng Diyos. Because you always have an example, you have a role model, you have a pattern on how to love.
So when time comes that it's difficult to love, ikaw nakakaramdam ka pa rin ng love kay God kasi hindi kanya sinusukuan. So may isip mo, aba, kailangan ganito rin ang pagmamahal ko sa taong ito, hindi ko siya susukuan. And again, please be careful with that, ha. Pag sinabi kong hindi susukuan, pag sobra na po ang ginagawa sa iyo, kung inaabuso ka na po, ibang bagay po 'yon. Pero pag sinabi mong hindi mo susukuan yung tao, hindi mo siya susuksukuan, hindi mo siya susukuan sa panalangin na one day babaguhin din siya ng Panginoon. I hope you are learning. I hope you are getting something. Are you getting something? Yes. I have people here in my room. And they say yes. I hope you are agreeing to this as well. Wow. Listen, I'm about to end. People stay in a place where they feel accepted and loved. That's true. Ang isang tao, pag masaya po siya sa barkada niya, nandyan po siya palagi. Ang isang tao, pag comfortable po siya sa isang kwarto o sa isang apartment, dyan po siya mag-i-stay. Even in the presence of God, why do we stay? Ako po personally, I stay in the presence of God not because natatakot ako na baka hindi ako magkaroon ng buhay na walang hanggan. Natatakot ako na baka magkaroon ako ng consequences yung mga ginagawa kong pagkakamali. No, I stayed in the presence of God. I chose to stay. I'm still here because I feel accepted and loved. More than my fear of His anger and wrath, I felt His love. I felt His forgiveness. That's why I'm staying in His presence. Because I cannot find that with anybody else apart from Him, aside from Him. And you see, people will stay in a church if they will be accepted and if they will be loved. Now some of you may say, Pastor Carl, paano kung yung tao mali yung ginagawa, i-accept pa rin? Mamahalin pa rin? No, I hope you get this one when I say it's about finding balance between tolerating and loving. When you say loving, ako po, sinabi ko po sa inyo, di ba, ina-accept po ako ni God, but it doesn't mean tinotolerate po niya yung mga maling ginagawa ko. Itinatama po ako ng Lord. That every time I open my Bible, sabi ko, patay, mali pala itong ginagawa ko na ito. As I continue to listen to godly advice, marirealize ko, naku, mali pala yung ginagawa kong ito. And that's how God loves. There is acceptance no matter who you are, but there is transformation from the wrong things you are doing. And same thing when you love people, it doesn't mean when I accept you, I agree to everything you do. It's not that thing. You tell the person what is wrong in the right manner, in a loving way. But still, habang nasa process pa po siya ng pagbabago, tinatanggap mo po siya. Hindi mo siya tinutulak palayo. Niyayakap mo po siya. Hindi mo po siya pinagtatabuyan. Maaaring for a while, kakreate ka ng distance. Distance matters a lot. Especially pag masyado pang may nangyari sa inyong dalawa, nagkagalitan kayong dalawa, distance and time, they are really important. Pero hindi mo siya buburahin sa buhay mo. Kasi alam mo na darating yung time, babaguhin siya ng Lord. That's what we mean when we say, I'm finding balance between tolerating and loving. I will accept you for who you are as a person, but that does not mean I agree to everything you do. Ito yung mali, ito yung tama, pero hindi kita tinataasan ng boses dahil mahal kita. I'm saying it the best way I can. Kahit nanggigigil ako deep inside. But still, I love you. And throughout your journey, magawa mo mang magbago o hindi, maniniwala pa rin ako sa pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Hindi man tayo magkausap ng madalas o hindi na tayo magkita ulit, aasa ako sa Diyos, nakikilos siya sa buhay mo. Let's find balance between tolerating and loving. And when we talk about church, let's make our church a home. Nasa tahanan, ang isang magulang, kahit na yung anak niya po ay nagkukulang at nagkakamali, paulit-ulit pa rin po niyang tinatanggap sa kanyang tahanan. Bakit? Tahanan po eh. Bahay po eh. Safe place po eh. At ganun po sa nasa simbahan, na kahit may mga bago pong uma-attend, na kahit may mga tao pa rin po na pakiramdam natin hindi nagbabago, we still accept them because we respect the process in their life. And we respect God's timing over their lives. Let's make church our home. And you see, church is not a museum of the holy, but a hospital of the sick.
Hindi ibig sabihin kaming mga mabubuti at maayos kami lamang ang dadalo sa online service na ito. Hindi pwede yung mga taong loko-loko. No! The truth is, kailangan nga po mapuno ang simbahan at ang online service na ito ng mga taong nagkukulang, nagloloko, napapariwara. Why? Sapagkat sila po ang nangangailangan ng katotohanan at pag-ibig mula sa Diyos na nagbabago at nagliligtas. Mark 2:17. A good story about that verse I showed you a while ago. I mean, that statement I said a while ago. Nakita po ng mga expert na naman sa law at mga Pharisees, na mga priest si Jesus, na kumakain kasama po ang mga tax collector, ang mga makasalanan. Ang sabi po nila, ay bakit kumakain si Jesus sa makasama yung mga yan? Dapat ang kasama niya tayo kasi pare-pareho tayong mga mabubuti, pare-pareho tayong mga banal. Bakit kasama niya mga makasalanan? On hearing this, Jesus said to them, "It is not the healthy who need a doctor but the sick. I have not come to call the righteous but sinners." Nandito ako para hindi iligtas ang mga taong maayos na, kundi ang mga taong may sakit at nangangailangan pa. Mga taong naliligaw, mga taong nalalayo, mga taong malapit ng sumuko. People, you know, need Jesus. So invite them in a loving way. That's why let's not give up in sharing this live. Let's not give up on praying people. Let's not give up inviting them and tagging them. Especially those whom you know need Jesus all the more. Huwag mong isuko. And that's how you love. Hallelujah. Simple ways on how to love. Mabilis lang po ito, tatlo lang. Love can be spoken. Pwede mong sabihin, I love you. Pwede mong sabihin, ingat ka. Hindi mo naman kailangan sabihin palaging, I love you so much and forever. No, no, no. Just by saying, God bless you, it's as if you are showing concern to someone. Proverbs 15 verse 1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Pag ikaw daw po ay nakipag-usap ng gentle, ng maayos, yung bad trip na nararamdaman ng isang tao, nawawala. Pero pag ikaw, galit ka palagi, tapos masama yung mga lumalabas sa bibig mo, nagkakaroon lamang ng galit yung isang tao. Kaya pag may nakasalubong po kayo, naku po, yung simpleng good morning po ninyo, good afternoon po ninyo, nakakatulong po yun para magkaroon po siya ng joy sa heart. Alam nyo, tuwing pumapasok po ako sa mall, chinecheck po yung bag ko, nagte-temperature check din po kami. Ang sabihin ko po palagi sa security guard, morning po, good afternoon po, thank you po sa mga crew, thank you. That's how you show love by words. Simplehan mo lang. Hindi mo kailangan sabihin sa crew, sa Jollibee or McDonald's, I love you. Don't you say that? Sa tricycle driver na naghatid sa pupunta mo, hindi mo pwede sabihin sa kanya, I love you so much, take care forever because the Lord loves you. No, you don't have to be extravagant with your words. You just say, Manong, maraming salamat po, ingat po kayo. That means a lot and that is love. Number two, love is made sincere through actions. Love is not just a word, it is an action word. Ginagawa po siya. 1 John 3:18, Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Hindi ibig sabihin, pagmahal mo po, alimbawa, wala, kailangan ko palang magpakita ng pagmamahal, so dapat lahat ng mga makakasalubong ko, bigyan ko ng bulaklak. Hindi, simplehan mo lang. Pag nahulog yung notebook niya, pulutin mo, tulungan mo. Kapag kailangan ng alalay ng isang matanda sa pagtawid, tulungan mo. No? Basic things, right? Pag yung katabi mo kailangan ng tubig at ikaw na unang tumayo, bigyan mo ng tubig. Kung hindi mo kayang lambingin yung mga magulang mo, hindi mo kayang magbigay pa ng regalong maganda kasi wala ka pang pera, ipag-urong mo. Linisin mo yung kwarto nila. Simplehan mo lang. And that is already showing love. And lastly, love is tested through tough times. Mamahalin mo ang tao, hindi lamang pag okay siya at okay kayong dalawa, kundi kahit nagkukulang siya. You see, look at this verse in 1 Peter 3:8-9. Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble. Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing. Listen, I love this part. Do not repay evil with evil or insult with insult. Pag ininsulto ka ng tao, pag sinaktan ka ng tao, ang sabi dito, huwag mong gagantihan din ng insulto at ng galit. Instead, pag ikaw binigyan ng sakit, ikaw bigyan mo siya ng pag-ibig. Pag ikaw binigyan kanya ng galit, bigyan mo siya ng pagpapala. Pag ikaw binigyan kanya ng iritasyon, siya bigyan mo ng pangunawa. Because when you do that,
Let me tell you this, hindi ka talo kasi yung pagpapala at yung balik ay hindi magmumula sa tao kundi magmumula kay Kristo. Now the blessing that will come forth to your life is not limited by human capacity because the one who will bless you when you always choose to love is God. And when He blesses, His blessing is outpouring, overflowing. Come on! And that's what you want, right? That's what I want as well. So, let's always choose to love, even during times that we cannot find a reason to love. Hindi ka lugi, tandaan mo yan. Pastor Carl, hindi niya ako minahal, pero minamahal ko siya. Hindi ba talo ako doon? No. Pastor Carl, sa inintindi ko, pero ako hindi niya iniintindi, talo ba ako? No. Eh bakit ganun, Pastor? Ba't ako nahihirapan? Kasi ang tinitingnan mo lang na premyo o reward ay yung ibibigay niya pabalik sa'yo. Ang tingnan mo ay ang ibibigay ng Diyos sa'yo. Kasi nagpatuloy kang magmahal kung papaano kanyang minamahal. And with that, you will never grow tired. Because you know that when the Lord blesses, it's outpouring, it's overflowing. Receive that in Jesus' name. I hope you learned something today. Simplihan mo lang. Simplihan mo lang. Kung nasaktan ka dun sa ginawa ng tao na yun, pag-pray mo lang siya. Hindi ibig sabihin, may ipag-communicate ka ulit sa kanya o parang wala lang nangyari sa inyong dalawa. You pray for the person, you wish the person well, and you pray na sana mas dumalim pa ang relationship niya kay God para malaman niya yung mga maling nagagawa niya at mabago siya. We are done. Folks, church is made for you. No matter who you are, even if you feel like you are unworthy, you are not clean, you are a sinner, you are undeserving, it's true! Because that applies to me too. I'm not perfect as well. But the good news is, church is made for us. Because Jesus came for us. Church is made for you. Because Jesus died. And He was resurrected. He came for you. We're done. Let's pray. I want you to pray first. And as we pray, I want to worship the Lord with this song I am playing right now. If you can worship with me, please do so. But today, you decide, sabihin mo, Lord, pagod na akong magalit. Pagod na ako, Panginoon, na dalhin yung bigat na binigay sa akin ng ibang tao. Gusto ko na, Lord, na magkaroon ng relasyon sa iba. Gusto ko na, Lord, natanggalin yung defenses ko, Panginoon, at mag-reach out din sa iba. Yung simpleng ngingitian ko lang sila, Lord. Lord, minsan kasi ay, grabe yung words ko. Ang prank ako, Lord. Eh. Gawin mo nga gentle yung mga words ko, Lord. God, gusto kong gumanti sa taong nanakit sa akin. Tanggalin mo nga ito, Lord. Ipanalangin mo yan. At sabihin mo, Lord, ngayong araw na ito, gusto kong matutong magmahal kung papaano kang nagmahal. I may stumble again, but I am caught in your grace. So, Lord, consume me from the inside out. Because your love and your light will shine even when I fail. Even when all other things fail. Kaya sa iyo ako magpapabago. Sa iyo ako magpapasakop. Turuan mo ako magmahal ng patuloy, O Lord. Hindi para may bumalik sa aking pagmamahal mula sa kanila, kundi para ibigay mo sa akin ang siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala. Pray, close your eyes as we worship the Lord with this worship song. Hallelujah. Thank you so much, God, for all the blessings. Who are hurting right now, people who are angry and irritated with someone, or maybe people who are not careful with their words, God, harsh in their actions. Father, I am declaring freedom from these bondages in the name of Jesus. And starting today, Lord, we will be gentle, O God. We would know on how to speak love, show love, and endure love, Lord God, in the simple ways we can. Maraming salamat sapagkat patuloy mo ngayon babaguhin ang aming mga puso. And we pray, O God, sa mga taong nakasakit sa amin, nakagawa ng pagkakamali sa amin, Father, it may be hard for some people watching right now, but we are deciding, Lord, to let go of it. We want, oh God, to give forgiveness in the name of Jesus. Hindi man namin maramdaman, oh Lord, na parang okay na kami, healed na kami, but Lord God, if this is what you want, then we are forgiving people who hurt us in Jesus' name. Now we surrender our hearts to you. Heal our hearts. Mend the wounds, O God. And Father, you bless those people who caused pain in us. And our declaration is they would know you
babaguhin mo sila at ililigtas mo rin sila gaya nung kung paano mo kami iniligtas ngayon. Thank you. We honor you and we glorify your name. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Thank you, God. Wow. Before we end, you say, you can type this on the comment section, I am the church because we are the temple of the Holy Spirit. Especially ngayon, wala po tayo mga physical churches. Online po tayo. Kaya ang simbahan ay ikaw. Ang tatanggap sa mga tao ay ikaw. Ang magmamahal sa mga tao ay ikaw. You say, I am the church and I will love the way Jesus loved. And I thank you. We are done with our service today. I hope you are blessed. Come on. To those who want to go back to their activities, you may do so. But those who want to give time for a quick fellowship through shoutouts, you may stay. But see you next Friday. I mean, not Friday. See you next Sunday. Because that will be our last topic for our series, Truth Hurts. Let me just challenge you. If you are blessed today, share this live to other people. Para yung blessing na natanggap mo ngayon, yung pag-ibig at kagalingan at kalayaan na natanggap mo ngayon, matanggap din nila. It's a simple click. And who knows, someone might need it and might be transformed with the love of Jesus. Let's receive blessing in Jesus' name. Receive peace, comfort, provision in Jesus' name. Amen and amen. Let's celebrate the goodness of the Lord. God bless you, everyone. Now, let me check some of your comments here. By the way, mamaya po, kita-kita po tayo, Boiling Waters page, 9 p.m. Usapang influence. Grace Francisco saying, thank you, Lord. The best ka po. Amen. Erica Marie Delphine Santos saying, I am the church. Sherilo Capiendo saying, sa Diyos ang pinakamataas sa papulit pagsamba. Amen. John Eric Aguilar sabi niya, I am the church. Okay. Rogelin Salvador, Ate Rogie is here watching with us. Marisa Talampas is also here watching with us. The beautiful mom of Chosen Gen. June Deber Amego saying, I am the church and I will love the way Jesus loved. Amen to that. Ogie Versosa, sabi niya, Pastor Carl, happy birthday. Birthday niya bukas. Punta ka dito sa Davao. Napakalayo. Amen. Salamat sa magandang mensahe sa mga inoon. See you later, bro codes. Thank you, Pastor Ogie, for your usual support. We appreciate you. God bless you. In advance, happy birthday! Joan Pangandian saying, God bless you, Pastor. God bless you din po, Tita. Glyth Yonko saying, I receive. Amen. Grace Francisco saying, God bless your heart, Pastor. I receive in Jesus' name. Lioris, God bless. Centeno, Lior, raise his name. Follow his page. Do not forget. Sabi niya, God bless everyone. Mark Soler Cabasa saying, Pastor, pa-shoutout naman po ng tita ko. First time niya po watching from Dubai. Tita Jocelyn Relox, hello po sa inyo. God bless. Ingat po kayo. At love na love po kayo ni Mark Soler Cabasa. Sahabia Shabia Sultan is also watching. My beautiful daughter, John Eric Aguilar saying, God bless everyone. Happy Sunday. Thank you, Tay. Raisa Eugenio Talampas saying, God bless everyone. Sabi na, Raisa Eugenio Talampas, happy Sunday. Christian Gepiga Maasin is also watching with us. Lori Lisha Raingusan saying, God bless you, Tay. Ingat po always. Christian Von Amehana saying, other people are okay. They are watching. Rhea Ferdin de la Peña, my beautiful daughter, saying, a powerful reminder. Thank you, Pastor Carl. God bless po. Raisa Eugenio Talampas saying, miss you ulit, Chosen Gen family. Jeremy Mejia Nicolas is also here. Seraph Angi, Babi Babski is also here. Sabi natin, Roger Lim Salvador, hi. Marilyn Juanico Castin Lim is watching with Matthew Sunglaw. Kimberly Andexon, the beautiful, na nakatira ngayon sa London kasama si Jarina Ramos. Sabi niya, blessed Sunday everybody. We miss you, Kimberly and Jarina. Mark Soler Cabasa, pa-shoutout sabi niya ulit. And Michelle Kayanga saying, I am the church and I will love the way Jesus loved. God bless you, and Michelle, my beautiful apo. We have Ida Aliga. Aba, apo ulit na maganda. Sabi niya, Lolo, birthday ko po sa Wednesday. Please pray for me. Hey, isasama ka sa prayer ko palagi. But I am declaring blessing over your life, favor from the Lord, and may He respond not with the desires of your heart, but with His desire over your life. Receive in Jesus' name. Sahabia, Shabi Sultan saying, I am the right. Oh, I made the right decision. Amen. John Gabriel Rojas. Ano yung apelido? Wala. John Gabriel Rojas Tesoro. God bless pa, Pastor Close. Ay, Brother Close. John Gabriel, God bless you. Jeffrey, what is this? Balila Peña Flor, sabi niya, glory to God. Everyone deserves forgiveness. Amen. Amen. Stay tuned po kami sa Brew Code mamaya. Aray, kita-kits po tayo dyan.
Kate Ann Kabudbud sa iyo. Pa-shoutout po sa Garo family. Hi Garo family, God bless you po. Bernadette Garcia saying God bless tay. Eleanor Aray, Rhea Gualberto is here. Jonah Carrigo, Joanna Sapino. Hi Pastor Carl, greetings from family Yi, especially from Mama Diosa. Oh, Tita Diosa, God bless you. Who else? Jiro Rico Vizca Galanga Gaad saying pabati Pastor ng happy anniversary sa Church ng Assembly of God ng Malag-alag Santa Maria Romblon. Hello po sa inyo. McNeil Victoria Dantes saying happy Sunday. Jonalyn Magalong is here. Menchi, sabi niya sobrang nakaka-inspire po. Ruth Dawag is also here. Ano pa? Shahabia Shabi Sultan, thanks Chosen Gen family, sabi niya. Dulce Cruzado is here saying thank you so much for enlightening me, Pastor. Wow. Shireel Kasingal De Vera is also here. Rain Stopper, sabi, thanks Pastor for sharing the love of God. Amen. It's always an honor to share the love of God. Selena Reynado saying thank you for the word. Sa pag-share po ng word of God, pa-shoutout po sa Pastor Carl, sabi ni Selena. Ruth Laganyang, sabi ni Ruth Laganya, see you later sa Bro Code, Pastor. See you, Ruth! Ronaldin Sagat, sabi niya, what a powerful message. Thank you, Pastor. See you soon, Ronaldin Sagat. My beautiful daughter, sabi ni Erica. God bless tayo. See you soon. Yes, kanta ka ulit ng Oceans, anak. Garcia Leonard is here, the poging guitarista of Chosen Gen. Jenny Rose Talan, sabi niya, super blessed with the words of God. Amen. Leslie Alburo Novela saying, stay a blessing, Pastor. You too. I believe you are a blessing to a lot of people. Mary Chris Palma saying, happy blessed Sunday, Pastor. Who else? Lee G. Yoon, sabi niya, you are a blessing to us, Pastor. Naku, kayo po ang blessing sa buhay ko. Jen Balano saying, God bless you, Pastor Carl. Marites Datuin Abdon is also here watching. Eliza Nura Santa saying, thank you, Pastor Carl, for being a channel of God's love. Lex Valdez is here. Jeannie Alarcio Mina, sabi niya, thank you, Pastor. Your message makes me cry. Oh, sending hugs. Ivan Gerald Garcia saying, happy Sunday, everyone. May guwapong-guwapong anak na si Ivan Gerald Garcia. Iralene Inigo Manaysay, sabi niya, thank you for making me understand my situation. Wow, may the Lord always guide you, Ira. Rose Bagay saying, God bless po, Pastor Carl, watching from Quezon City. Mark Angelo Huego Montoya is here. Charlene Collins Colentava is also watching. Lauren Jane Magluyan Makirang, sabi niya, shout out. Oh, nawala ang message ni Lauren Jane. Sabi niya, shout out po sa Uncle J-Pel sa super support. Wow, sa aming makanood ng live. More blessings. Uncle J-Pel, stay awesome. Maraming salamat po sa buhay po ninyo. More blessings to come, ang sabi niya. Send load to us. Whisper Lampiernas, Joanna Aparicio, and April Joy Kabatak. Love, love. Angelis Oriana saying, hope to meet you in person, Pastor Carl. Cher Diane saying, likewise. Arlene Pakunla saying, happy Sunday po, watching from UAE. Ingat po dyan na Marlene. Rosie Polito Mendoza saying, God bless, Pastor. Miles De Los Santos saying, thank you, Pastor Carl. God bless din sa'yo. Angelo Miguel Belen saying, God bless po, Pastor Carl. Keith Bastan, sabi niya, thank you for inspiring me, Pastor. Love you po. Pray for me, Pastor. God bless you po. Jeffrey Balila Peñaflor, pa-shout out po kila Carl John Albert, Aaron Makarasig, Mark Siler Cabasa, John Gabriel Tesoro, John Paul Pilarta, sa lahat ng mga Miracleans, wow, Miracleans, taba, ng Miracle of Faith, Bulian, Silang, Cavite. Ang mga katropa ko sa Cavite, come on, guys, baka naman pag damalaw ako dyan, libre nyo ako, pakainin nyo ako at ilibot nyo ako. Marlo, Carlo, Alo, Tanyan, sabi niya, God bless po, Pastor. Bebs Alayson saying, God bless po, thank you, Pastor Carl. Sabi ni Ruth Dawag, we are the church. Naku, maganda ulit ito nga sabihin ni Ruth na ito. Rebuke and correct with kindness and gentleness, love like Jesus. Amen, Ruth. Lex Rodriguez, thank you, Pastor. Sana kasing pogi mo ko. Mas pogi ka at napakaganda ng anak po niya na si Catriona. Shout out din sa kanyang magandang misis na si Mira Tizuka. Merry Chris Ningasca, sabi niya, thank you for sharing, Pastor. Mary Jane Balatero Pakana, sabi niya, thank you, Pastor. Ann Lorena, sabi niya, hi, Pastor, thank you po. Hi po sa baby ko. Kakaiba yung spelling, ah. Lorena, and sa hubby ko po, Jonathan Lorena. God bless you, Lorena family. Ray Galapon saying, thank you for always motivating me, Pastor. From Gimba, ingat po dyan, Sir Ray, sa Gimba. Maria Eleanor Andal Kabiltes, sabi niya, Pastor, pa-shoutout po sa aking kapatid. First time niya po manood dito. Thank you, si Mark. Hi, Mark, and hi, Maria Eleanor Andal Kabiltes. Ingat kayong dalawa, ha? Eleanor and Mark. Who else? Marie Chris Palma is giving us a heart. R. Jamie A. Mudge, sure. Sabi niya, thank you for inspiring me always, Pastor Carl. God bless you, R. Jamie. Francine Iglesias Kirimit, sabi niya, God bless po, Pastor. Pa-shout out po, Pastor, sa husband ko.
Juan Kirimit at sa CGGF Church namin sa Pangasinan. Oh, agi! Panggalatok kayo si Ren. CGGF Church Pangasinan. Hello po sa inyong lahat. Hello rin sa iyo, Frenchine and Juan Kirimit. More power sa relationship niyong dalawa. CJ Berdol saying, dialysis patient here. Love you, Pastor. Oh, get well soon, CJ Berdol. Zaki Alok saying, hello, Pastor Carl. Hello, Zaki. MJ Lascano saying, thank you, Pastor. Sabi niya, from Fishers of Men City Church po ako. Wow. Awesome church. Why so cute, Pastor? Sabi ni Ace Ace. You are cute as well. Glory to God. Joan Arnaiz sabi niya, thank you, Nido. Oh, be watching this later. Kayod as ug kakugi karon orasa. I can understand. Hi, Joan and hi, Nido. Joshua Hilario. Hi, Joshua Hilario. CJ Berdol, sabi niya, thank you for lifting my faith, Pastor. Please pray for me. Yes, CJ. Jonalyn Magalong, saying thank you, Pastor, sa pag-share. Novi Chris Martin Acosta, hello, Pastor. Sabi niya, God bless. I have to say goodbye now as we prepare for our live later at Boiling Waters page. 9 p.m. po yan, usapang influence. Sabi ni Chris Malampiernes, God bless, Pastor. Bernard Maxwell Iman, pa-shoutout, Pastor. Watching from Urbistondo, Pangasinan. Mga taga-Pangasinan, pa-shoutout sa CCFI Church. Sabi ni Divine Buan, hi there, CCFI Church. God bless, Pastor, from Lopez Fernandez family. Wow, Lopez Fernando family sa Makati City. Sabi ni Raquel Lopez Fernando. Ramil Hilarde saying, thank you and watching from Saudi Riyadh. Ingat po kayo dyan, sir. Limuel ka Kagong Saranya saying, Pastor, good evening. Bye-bye, everybody. Last ito, Rowena Eugenio Mariano. Sabi niya, pa-shoutout po. Sabi niya, bye-bye.